To end this video, what is the biggest lesson you've learned from living independently? Biggest lesson. Mahirap yun, ha? This segment of this channel is called Adulting in the Philippines. And here in the show, we talk about topics relating to adulting in the Filipino context. Hope you enjoy the show. Recording. Okay. Na-focus ba yun sa akin? Na-focus naman siya, di ba? Focused. Okay. One, two, three. So yun nga, to give the concept muna dun sa mga kapanood nitong video na to, ito yung, kasi ang behind the idea of this, parang ang yung concept is adulting in the Philippines. Kasi yung best friend natin si Tantan, ching, mag-appear siya somewhere dito. Nag-usap kami noong December, baga kung ano yung plans ko about this to sa channel ko. And parang sabi niya sa akin, gumawa naman ng something na relatable para sa mga tao. And yung mga sinasuggest niya sa akin kasi to do pranks, yung mga sa akin naman, okay naman siya pero hindi siya yung mga trip ko. So parang sa akin ito yung way ko na paggawa ng content na makaka-relate yung ibang mga tao. So yun, so since nga kakalipat mo lang dito sa apartment mo na to, So naisip ko yung concept muna na yung first episode na to is about living independent or pwedeng sabihin natin yung pagkuha ng first apartment mo or ng sarili mong apartment. So parang yun, we'll give idea dun sa mga viewers nito na kung ano yung way, ano yung process ng pagkuha ng sarili mong apartment and how you live independent dito. Okay. Game? Game. So yun, first question ko is, may cheat sheet talaga ako. So, where or how do you start searching for potential apartment na kukuhain mo? Well, kung maghahanap kasi ng apartment, there are a lot of factors na kailangan mo i-consider. Ako personally, ang ginagawa ko, una is yung accessibility. Gaano karami yung pwede kong sakyan papunta sa office. In this case, itong hinanap ko kasi is kaya walking distance. Mm-hmm. So that's a plus. Second will be, binabaha ba siya? Mm-hmm. Kasi kung binabaha, definitely sobrang negative niya. Kailangan sure ka na secured yung gamit mo sa bahay kapag wala ka sa bahay, pag lumalabas ka sa office or whatever. Next is, syempre, isa sa pinaka-importante, yung budget. Magkano yung willing ka i-spend para dun sa bahay? Kasi kung sabihin natin may nakita ka nga na sobrang ganda pero sobrang out of budget naman, then I don't see the point na kukunin mo yung bahay na yun kasi kung lalampas ka naman sa budget. Tas, siguro yun yung three main thing. Tas etong susunod ko is more on parang additional na lang. Ako kasi tinitignan ko rin yung size ng bahay syempre. Although mag-isa lang ako sa bahay, as much as possible gusto kong may extra space ako kasi gusto ko pag-uwi ko sa bahay mapapahinga ako, and kung sobrang sikip parang hindi ako masyadong napapahinga. So it's something na additional na lang. So paano yun? Additional question. Paano ka maghahanap? Online, website, or manual, or pupunta mo talaga yung lugar? So parang ganun, give us idea kung paano yung search mo ng ganun, paano ba yung term mo doon? Paano mo i-filter yung pag-search mo using yung mga ganung ways methods? Well, nakakapagod kasi kung mag-iikot lang ako lagi. So, as much as possible, pinagsasabay ko yung paghahanap online and yung pagtitingin din talaga. So, ginawa ko, like in this example, nag-search muna ako. Facebook, OLX, even Carousel, nagtingin ako. And it helped kasi marami akong nakita ng potential na pwede kong i-rent na bahay. Pero nakakatulong din syempre na kailangan mong tumingin, mag-ikot-ikot talaga kasi hindi naman makikita online yung safety ng neighborhood eh. As much as possible, ang advice ko lang is pagsabayin mo, huwag ka mag-rely lang sa isang source ng paghahanap ng bahay. I see. Okay. Next concern ko, since ako kasi tumitira pa rin ako with my family, with my parents, and yung food naman namin is, ayun, kung ano yung nasa bahay. So, ayun, question sa'yo, paano yung food mo, yung breakfast mo, yung lunch mo, yung dinner, paano yun?
Well, sobrang nagbago siya nung lumipat ako kasi nung syempre before, 'di ba, kung nasa parents ka nakatira, gigising ka na lang may pagkain. 'Di ba? Totoo naman, totoo pero, naman. So, nung lumipat na ako since hindi ako nagluluto dito, paggising ko sa umaga, prepare na bago punta sa office, then bibili na lang ako ng pagkain sa labas. Lunch, since nasa office naman, may pantry naman doon, and then sa gabi, either bibili lang ulit ako sa labas or minsan may stock ako ng konting food. So kahit papano, pwede lang mag-prepare dito. Ayun lang, nakakapagod lang kasi ikaw lahat. And iba pa rin yung feeling na pag-uwi mo sa bahay may food na. So, iba pa rin yung lutong bahay eh, ewan ko. Oo, definitely. Kaya nga minsan, tinatry ko na maghanap din ng lutong bahay kesa puro fast food. Oo, oh, diba? Hindi masarap, puro fast food lagi. Nakakauma yun, laging chicken or whatever. Okay. Next question is, how much does it cost dun sa, kung in compare to your salary? Parang, tingin mo ilang percentage ba dapat nung ginagastos mo sa rent mo, including yung bill, yung electricity, utilities, net, ilang, how much percentage of your salary tingin mo yung dapat na kinukonsume nun? Depende kasi kung ano priority mo. Pero personally, ang ginawa ko, bukod sa ginawa, ang perspective ko dun, dapat hindi aabot ng kalahati yung ng salary mo yung renta mo sa bahay. Kailangan siguro at least 25% or 30% ng salary mo. Kasi mas importante pa rin na may savings ka. Mm. And aside doon, marami kasi papasok pa dyan yung, di ba, yung utilities. Mm-hmm. So kung yung rent lang mismo, around 25 to 30% ng salary. And then, unless willing ka na comfort talaga, then you can spend dun sa bahay, ganun. Pero most likely, 25-30%. I see. Kasi sa ako ah, doon naman sa concept namin sa personal finance, just to add, yung needs mo, dapat it only consumes yung 50% of your salary, then 30% sa wants, and 20% sa savings point investment. So, parang yun yung 50-30-20. And dun nga, sabi mo, since 25-30% lang naman nung needs mo eh, constitutional needs. So, pasok naman dun. So, tingin ko naman, okay siya. Yun. Based from your experience, what is the biggest upside of having your own apartment versus living with your family? Biggest upside, I think that would be yung controlled ko lahat. Like, for example, sa kuryente, gusto kong magtipid, ako mismo magkocontrol ng consumption ko. Sunod, yung time ko, kasi syempre pag nasa bahay ka, hindi lang yung, like for example, yung pagligo sa CR, lalo na kung isa lang yung CR ng bahay nyo. Kung nakatira ako sa family ko, tas may nauna sa CR para maligo, magigihintay pa ako. Eh, what if malilate na pala ako? Unlike kung ngayon, yan. So, anytime ako gumising, pwede. Kasi ako lang naman yan dito sa bahay. I think yun yung biggest upside. Kasi nga, iba yung control mo sa kapag ano ka na, independent life. I see. So, sobra. Parang lahat, halos ikaw na bahala. Within your control. Okay, to end this na lang. So, saglit lang naman. Ayaw na rin ang pahabahin. To end this video, what is the biggest lesson you've learned from living independently? Biggest lesson. Mahirap yun, ha? Big question ba? Big question yun. Ano yung biggest lesson mo from living independently? Siguro wag mo iti-take for granted yung time na kasama mo yung family mo. Big question, big answer. Kasi, expound, please expound. Kapag independent ka na, you have control over everything. Pero iba yung feeling din minsan na pag uwi mo, may mga kwentuhan ka, ganun. Tsaka iba yung comfort na andun yung family mo. Bale, tsaka syempre, andun na yung kagaya kanina, yung sa food. Diba? Iba yung comfort talaga, unlike kapag independent ka. Tsaka, kapag independent living kasi, sobrang, minsan masaya siya. Pero most of the time, parang nagiging, ano na lang, parang ang focus mo na lang pahinga. Wala kang ibang, parang
walang ibang stimuli and like kasama yung family mo, pwede kwentuhan, labas, mga ganun. I see. So, malaking factor. Kala ko naman totally wala ka ng emotions. Hindi naman. Grabe na, hindi naman ako ganun. So, yun. Yun na, just to wrap it up, photographer din si Kevin. It's just that kakakuha nila ng bagong apartment and I think it is a good time to collab with him to pick his minds about this topic na including adulting. So yun, promote mo na lang ulit yung photography works mo. So where could they find you? Okay, you can find me on Facebook. Just search for Portraits by KMD. You can also find me on Instagram, _ KMD Mueco. Mas active ako sa Facebook, so you can find me there. Alright, that's it. Thank you for watching. Bye. Bye. If you enjoy watching this episode, please consider subscribing and hit the like button. I'll be releasing this kind of content every second and fourth week of the month. That's all I have for now. Hope you got something meaningful from this episode. Goodbye and have a great day.